Hi guys and hello world! Welcome back to my channel. And for my today's video, isi-share ko sa inyo on how to operate this gas range na nabili ko from Marks. And this one is made from Canada. Ayan! Okay, so without further ado or further hanash, kung bago kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit on the notification bell for you to get notified whenever I upload new videos. Para na rin maging valuable and useful itong video ko for today, gaya ng sinabi ko, isi-share ko na rin sa inyo on how to operate this gas range from Marks. Okay? So, let's proceed. Meron tayong apat na burner dito. Tatlo dito ay ginagamitan ng gas at yung isa naman ginagamitan ng kuryente. In case na maubusan tayo ng gas, meron pa rin tayong option para magamit to at para makaluto. Ito naman tayo sa mga switches ng burners at ng oven natin. Bali, yung unang switch na to is timer para sa oven kung tayo ay magbibake or magbigrill. And yung second and third switches naman ay para sa dalawang gas burners dito sa left side natin. Ayan. So makikita nyo may mga shades tayo para sa designated burners dito. Gaya nito, yung shade niya nasa baba, it's referring sa lower part na burner. At yung isa naman ay yung nasa itaas naman. Yung pang-apat na switch naman is para sa oven kung tayo ay mag-grill or magbe-bake. At kung tayo ay mag-grill, ang kailangan lang gawin natin is i-push mo siya, then switch to the right. Ayan. Tapos, meron kang sisindihan doon sa upper part ng oven. Ipapakita ko sa inyo later. At kung ikaw naman mag-bake, ganun ulit, push, then to the left naman. Tapos, meron kang sisindihan sa lower part ng oven mo naman. And ipapakita ko rin sa inyo yan later. Ito naman yung pang limang switch para doon sa electric na burner. And yung isang, yung pinaka-last switch, dito naman sa pinaka- lower part na burner natin, yung sa gas burner. Nakikita nyo naman sa shades, di ba? Ayan. This time, ituturo ko naman yung paggamit ng ignition button. Bale, walang silbi itong button na to kung hindi nakasaksak yung gas range natin. Sa madaling salita, kailangan ito ng kuryente. Meron din naman tayong option para masindihan ang ating mga burners. Yun ay, kailangan gamitan ng lighter. Push mo lang, then switch to the left, then i-press mo lang yung ignition, sisindi na siya. At kung hindi naman nakasaksak ang ating gas range, same procedure din naman, switch muna natin ang ating burner, then sindihan gamit ng lighter. Button naman na to is yung ilaw para sa oven. Ayan. You have to take note of this pala. Hindi mo magagamit yung flame niya sa taas at sa ibaba at the same time. Dahil iisa lang ang switch niya for grilling at baking niya. Kung mapapansin nyo, kung tayo ay mag-grill, yung switch niya is to the right. Tapos magsisindi tayo sa itaas. At kung mag-bake naman tayo, yung switch niya is to the left. Tapos ang sindi natin is sa baba. In other words, hindi mo siya masisindihan ng sabay dahil sa pagkakagawa ng switch niya. This time, tuturo ko sa inyo kung paano mag-grill. So, push lang, then switch to the right. Tapos, sisindihan natin gamit ng ating lighter sa taas. And, kung mag-bake naman tayo, same procedure, push, then switch to the left naman. Tapos, sisindihan natin gamit ang ating lighter yung sa bottom part. Bali, meron siyang bilog dyan sa ilalim na makikita mo kung saan mo sisindihan. Ayan. Kung gusto nyo mag-roast ng chicken. Ayan. So, ito, sa part na to, pull lang natin pakanan. May hook kasi rito na pakanan. Ayan. Going down. And
Dito usually tinutuhog yung chicken. Yung manok na ating iihawin. This time, kailangan talaga nakasaksak. Kapag ka mag-roast kayo ng chicken, kailangan nakasaksak yung gas range nyo because hindi siya mag-rotate o iikot kapag hindi natin siya ginamita ng kuryente. Look at that. So, automatic na siyang umiikot. Wow.